Maingay. Ang episode na to ay tungkol sa klasismo. Ang klasismo ay isang estilo o estetikong prinsipyo ng mga Griego o Romanong klasikong arte at panitikan. Pero ngayon tumutukoy ito sa musika. Alam nyo na, classical music. Sa panahon ng Renaissance, lumaganap ang kilusang ito. Ang kilusang ito ay lumaganap sa mga kanluraning kaisipan at malikhaing arte, lalo na sa Inglaterra at saka sa Pransya. Noong huling bahagi ng ika-17 siglo at noong huling bahagi rin ng ika-18 siglo at yung unang bahagi ng ika-19 na siglo. Ang neoklasismo ay tumutukoy sa muling pagbabalik ng klasismo sa iba't ibang anyo ng sining. Neoclassical metal. Ang klasismo ay nagsimula pa sa sinaunang Gresya bago pa man lang isinilang si Kristo. Saan ito nakita? Sa mga dula o pagtatanghal ng mga Griego nung panahon na yon. Kapag nga pala hinanap mo yung panahon ng klasismo, ang pangalan ng panahon ito ay Classical Era. Sa panahon ng klasismo, naging kilala ang komedya at trahedya bilang dalawa sa pinakatanyag na uri ng dula sa panahon ito. Mahalaga rin ang klasismo dahil dito sa panahong ito lumabas ang iba't ibang disiplina gaya ng kasaysayan, filosofiya, mga tula at retorika na siya rin naman nating nagagamit ngayon. May dalawang panahon kung kailan sumikat ang klasismo. Ang una ay noong 80 BC na tinaguri ang gintong panahon ng klasismo. Dito nakilala ang mga tula o panulaan bilang pinakamahalagang genre ng klasismo. Ito yung mga tula na ang halimbawa ng mga ito ay epiko, satiriko, pastoral at liriko. Yung alam nyo sa mga Greek mythology ay unang-una na rin nasulat bilang mga tula at malamang ito ay naisulat sa panahon na ito. Ang ikalawang panahon naman kung kailan sumikat o nagkaroon ng mahalagang kontribusyon ang klasismo ay ang pilak na panahon. Dito, nagkaroon ng pagbabago sa anyo ng panitikan dahil mabilis na kumalat ang prosa o tuluyan at nagkaroon din ng mga bagong komedya. At tungkol sa paggamit ng wika ng mga klasismo o sa ilalim ng klasismo, dito matipid ang paggamit nila ng wika. Sila ay maingat sa pagsasalita at sa pagpapahiwatig ng kanilang damdamin at hindi rin angkop sa kanila ang paggamit ng mga balbal na salita o ang paggamit ng labis na emosyon. Ang mga akdang klasiko ay malinaw, marangal, payak, timpi, obhetibo, magkakasunod-sunod at may hangganan. Sa atin, ang halimbawa nito ay ang Florante at Laura. Thank you.